Nagtanong po kami sa Institute for Political and Electoral Reform ukol sa mga plataforma ng mga kandidato. Ang sabi nila, ang medyo kahinaan ng inyong plataforma, parang more of the same. Ibig sabihin, ipagpapatuloy kung ano yung kasalukuyang nagaganap at baka hindi naman lahat yun eh kaaya-aya o maayos. Parang programang halos hinalaw daw sa programa ng Arroyo administration. Well, for example, ang pagdudugtong ng NLEX, extension ng NLEX, nandiyan ay ECTEX, SLEX, at saka STAR. We should build on that eh. Sa tingin ko, hindi sayang ang pera. Ito malaking halimbawa. Yung Skyway, hanggang Bikutan lang. Ngayon lang dinugtungan. Ang opportunity loss niya, napakalaki. At saka ang cost na magdugtong na hindi tuloy-tuloy, 3 or 4 times na napipinsala ang ating mga... Yan ang dapat matutunan ng Pilipino. Kailangan may logical continuity in long-term infrastructure. Hindi yung talagang reversal na pabago-bago. Ngayon, sa peace paradigms, kailangan mo mag-adjust kasi nagpapalit araw-araw. Sa political paradigms mo, kailangan mag-adjust ka rin kasi nagpapalit-palit yan at leadership style na yan. Mr. Secretary, marami po sa kandidato natin tubo galing sa mga pamilyang dati nang nasa politika o dynasties. Oh. Anong stand ko dito? Sa akin, 50-50 yan eh. Ang individual characteristics naman ang talagang dapat maganda. Pero para mabuwag ang dynasty, sa tingin ko, kung talagang gusto ng taong bayan, nangyari na noon in recent history, i-capacitate natin ang political parties, hayaan na natin silang kumalap ng pondo, legitimately and transparently, para magastos namin yung mga kandidato na kailangan pambuwag ng dynasties. Ano? It's unfair naman, just by mere fiction of affinity or consanguinity na ano ka natatanggal dynasty. Tingnan ho natin yung inyong para sa spirit ng transparency. Sino ba nagpopondo ng inyong kampanya ngayon? Yung finance committee ng Lakas Kambi, CMD, sila ang nagpopondo niyan. Kilala niyo yung mga tao sa likod nitong finance sa ngayon, committee? Sa finance committee, mga party officials yan, sa panguna ni President namin, si Miguel Dominguez, no? Ngayon, siyempre, ang standing orders ko sa kanila, dahil may disconnect ako dyan, hindi talaga ako nakakatutok, use their sense of smell as to the smell test is the most important thing. Sundan ko lang yun. Sa nagdaang mga eleksyon na nagiging pangulo, yung big political contributor nagkakaroon ng pwesto sa gobyerno, doon sa mga money-making agency pa. Oo. Ikaw ba may palisiya na kung sino man yung mga naging contributor sa lakas na war chest ninyo ay hindi magkakaroon ng pwesto sa administrasyon mo? Ay, natural yon. Dahil magkakaroon na kaagad ng capture, no, kahit papano. At naprebahan ko na, nagawa ko na rin yan sa DND. Eh. Marami nga nagtampo sa akin dahil nag-closet talaga ako sa mga transactions, sa supplies. Wala akong kinausap na mga suppliers o whatnot na kinatampo pa nga ng ibang mga tao yan sa akin. Bago pa ho ng kampanya, nag-umpisa yung kampanya noong February 9. Sa political ads na nakarga sa inyong pangalan, abot daw ho sa lagpas 300 milyong piso. Net na to, wala, pasok na yung diskwento at commissions. Saan po galing tong perang to? Yung finance committee nga na nag-handle niyan before the ano, hindi ako diretsyong nag-handle niyan. Wala sa personal yung pondo ka lang? Wala. Konti in the start. Yung personal na pondo, yung nalala mo yung acronym sa disaster relief. Regional autonomy, medyo madalas yung pag-usapan nito. Ano bang inyong pamantayan sa pagpili ng mga rehiyong gagawing autonomous? Salamat sa tanong, Howie. Napaka-importante niyan. Ako, ang pamantayan ko ay regional autonomy may katumbas na winning away from reliance on national government. So, importante, capacitated na ang mga areas na binibigyan ng autonomy. Kaya na. Kaya na. Hindi katulad ng nangyari sa ibang mga rehiyon, na hindi kaya binigyan ng autonomiya, nangyari, sinubsidize ng national government, naging non-accountable itong mga rehiyon na to. Meron pang discontiguousness itong mga rehiyon na to, no? Tulad ng ARMN, Sulu, Tawi-Tawi, tapos Tabato, very, very unmanageable yung disconnect. So, anong mga unang rehiyon sa tingin nyo ang dapat bigyan ng autonomiya? Sa tingin ko, Central Visayas, kaya nila eh.
I think it's a good experiment for us na bigyan natin ng autonomy. Katulad, bigyan natin ng kapangyarihan mag-charter ng sarili nila mga kumpanya para makuha na nila yung fees doon. Ano? May sharing formula na lang sa income taxes. Wait, Secretary Teodoro, sa inyong pananaw, dapat bang panagutan o at least magpaliwanag si Pangulong Arroyo sa mga ilang issue na hindi tapos? Fertilizer fund scam, Hello Garci, pagbaba niya sa pwesto. Oo man o hindi ang sagot ninyo, bakit? Well, sa explanation, kung may katanungan, dapat siyempre magpaliwanag ang lahat. At yung sa ganang akin naman, kaya ako naman hindi binibigyan ng comment, I'm not a credible commentator regarding that kasi kapartido ko ang ating Pangulo, kasamahan ko. Either way, mapeperwisyo ang aking sariling posisyon sa hindi tamang paraan. Ganito ang hinihiling ko, kung may credible na body na mag-iimbestigahan nito, nakatanggap-tanggap ng tao in the future, may finding sila, aking rerespetuhin.